hiding tayo din. Dito sa Palawan. So, gusto ko yung batiin sa sariling lingguwahe ng Palawan. Mayad nga timprano kanindong tanan. Sa'yo din po. Manong ang masuko. Sa'yo din po. Sa'yo din po. Masaya naman. Sa Ilonggo naman, mayong aga si sa Buano. Inyong tanan. Si Buano, hindi ko ba? Mayong buntag. Bicol. Maray na aga sa inyo. Sa iyo. Sa imo. Good morning, everyone. You just good morning, everyone. Siya, ate, Edna, kumari, Edna. Okay, wait lang ha, kaya baka maiwanan ko yung aking guy na isa. Iyan ako lang kung ulit-ulit ko lang. Buen na stay. Hiding talent. Ha? Wag na. Kuya. Inyong hide and talent ni Kalingap Edna. Mag-makeup habang... Ayan mga Kalingap. Ang agot na sinong aming tour guide. Hindi pa lang sa Kuya Pan. Hindi pa kami naliligo. Okay, welcome. Oo, ikaw naman, palit ka naman. Good morning! Welcome to Palawan! Ayaw ko lang ganyan tour guide na, kasi lang sa kapila. This is the pick-up! Pick-up. I'm proud that we have Kuya Bal here in our, ano? Ano? Van. Uy, Kuya Bal, hi. Say hi. Akala ko si Coco hindi ko pa nagmamasa. Oh, pero wala pa sa kalahati si Pau, yung kakalugan ni Pau, no? Kakalugan ko noong panahon ko. Sana nabuti nga eh. Kasi kalahati. Yung kumaging ganyan, ma. Ayun, lagay ko na. Wala pa sa kalahati. Kuya Bal, akit ka dito. Oo, mama mo ka ano na? Kira. Ginigay ko na yung driver. Mag-jogging-jogging na tayo. Natin yung tanangin mo. Puyo, dakat naman ako naman nag-alala-labo. Okay. Ako, shot ko ID ko. O, yung mga yung ako. Sabi ni Kevin, so, dali ng ID. Ay, kusot so, daw ang mga epitomize ko. Sabi ko, takais ko lang. Sabi ko, dalahin mo lang. May ID na sila dito. So, ito, suot pa ito, suot-suot niya. Ay, bagay. Gusto bagay yung ID ko. Siyempre, sa'yo yan eh. Ang ganun tumawa. Ito ako kasi pag may tunay na kilo. Ha? Ito yung kasi mo yung doon. Sila tayo mga boss na. Huwag siya, si Macho naman. Ay, siya na may pinggo ako. Tapos yung ginay, may nutang sa kanya. Totoo. I'm going to go to the next one. Hindi ko na-gets. Hindi mo kasi narinig. So, ang Palawan po, first time ba lahat sa Palawan, maliban kala si Marlene? Oh, first time. Ayan, so sabi
sabi namin pag first time daw kumakagat yan sa may puno o sa may bato. Di ba, sis Marlene? Yung naging first timer. Alam niyo ba na sa Palawan mayroong tinatawag kaming kambak-kambak syndrome? Ha? Wala, hindi niyo alam. Naku, magkakaroon kayo ng kambak-kambak syndrome. Bakit daw may kambak? Meaning to say, come again and again. Opo, you will be likened to come again and again sa Palawan. Dahil hindi lang po place ang maganda rito sa amin pala sa Palawan, maging yung mga tao. Ano sila? Tutukan. Maganda. Yes, magaganda. Tutukan ng maganda. Sana all. Hindi, tsaka ang kaibahan kasi ng taga-Palawan. Pag ikay nawawala ka, halimbawa hindi mo alam mapupuntahan, pag mahirap sila mag-explain, ihatid ka nila. Ganun kami dito sa Palawan. Yes. Ganito sila. Halimbawa, ituturo, ay ganito ma'am, doon sa kabilang iskinita yon. So pag hindi talaga nakuha nung nagtatanong, ihahatid siya. Then during night time, dito sa amin, ano siya, safe siya. Hindi siya katulad ng mga tao na nagsisigawan or may naghahabulan. Dito ma'am hindi. Maga na sarado ang ano eh. Naghahabulan niya dahil baka may ayuda, pastor. Ayan. So kung inyong titingnan ang mapa ng Palawan, isa siyang mahaba at manipis na isla. Ayan. So papunta po tayo ngayon ay nasa center ng Puerto Princesa. Going to southern part of Palawan, yung last municipality, yung tinatawag namin Balabac. So karamihan ng mga nandoon is grupo yun siya, yung lugar ng mga Muslim. Malapit na sa Malaysia yun. Oo. So yun, kung titingnan nyo, kung nakapagpunta kayo sa Butterfly Garden, makikita yun sa kanilang wall map na malapit na yung distance sa Sabah, Malaysia. So yung mga tao sa Palawan na wala silang mga hanap buhay, naku, nagbo-backdoor sila. Lancha. Oo, lancha. Sakay sila ng lancha. Sabi nila, mga 7 to 6 hours lang marating na nila yung Malaysia. And then, pag nahuli sila ng police, syempre, napakahigpit ng kanilang kalbo na yung ano sa mining doon. Dati, we are told to say na Palawan is tinatawag namin na typhoon free and earthquake free. Pero sad to say na last December, last 2 years pala, kasi nakaka-December lang, dinalaw kami ng udit sa Palawan. Alam niyo ba yun, na first time sa isang din ng Palawan, binagyo. Hindi kami binabagyo dito sa Palawan. So, by the way po, we are heading right now going to the northern part of Palawan. This is the way going to Underground River, going to El Nido. So, going naman, so... Ate, kabisa muna ang sinasabi mo. Ma'am? Kabisa muna po ang sinasabi mo. Kabisa mo? Oo. Hindi naman po. Talagang yun na araw-araw siya. Ang El Nido. So, kasi... Balikan pa natin. Oo. Babalikan natin. Hindi pwede punta ngayon eh. When it comes into mga magagandang beach, alam mo, punta kayo ng El Nido. Pero alam niyo ba na mayroong mas iksang, mas maganda ngayon sa El Nido na nagtitrending ngayon? Ano po? Yung tinatawag na Onok Island. Onok? Opo. Sa Balabac yan siya. So, try nyo research. Balabac? Yung doon yung Onok Island. Southern part. So, sabi ng mga foreigner na inadala namin doon, na siya na dinayo. Ang Onok Island naman, full of features. Wala siyang mga establishment. Like a Lady Virgin. Kasi napakaganda talaga. Then, move to the next. Ito, na-search na agad ni Popo. Wow! Sobrang ganda. Ganda, oh. Mayroong pating daan, no? Blue water. Oo. Punta ka doon, talagang maligo ka lang. Then after noon, sakay ulit kayo ng boat, papunta kayo doon sa isang municipality para doon kayo matulog. Sobrang ganda niya. Malapit siya sa El Nido? Ay, hindi ma'am. Magkabilaan siya sa southern part. Tahimik na kayo, tatahimik na rin ako. Pag maingay ko, maingay din ako. So, during 12th century, dito po nag-start yung history mga ng Palawan. Chinese. Malay people coming here in Palawan. Through land bridges. Pala natin ay Malay. Century, kaya nga we are from the Malay race. And then after 17th century, ayan, dumating na po yung mga Spanish. Ayan dito sa amin, sa 15th, especially dito sa Palawan. Kung nakikita nyo po, yung malaking jar sa left side na yan, mas maganda nga sana, hindi nila kinulayan eh, kasi parang antique ang dating ng jar na yan eh. Saan? Yan ma'am, sa left side. Nag-serve po yan as reserve ware. Hindi po yan siya mining. Intention
traditionally po siya kinat for the road widening. Okay, naging puti. Paano siya masikip, makitid yung daan. Malami po mga vehicular accident. Yan, oh, grabe ang Palawan, oh, talagang bundok. Oh, yun, oh, welcome. Oops. Ayan po, oh, merong ano, oh, ano yan? Well, no, national signage. May merong parang, two lovers. May tutulungan ka na, Kuya Bal, doon, oh, may nakita kong bahay. Eh pa, oh. Oh, Kuya Bal, oh, may mga, oh, mga, dami mo, Kuya Bal, tutulungan dito, oh. Isang faith healer. Kasi kung titingnan nyo, malayo na siya. Palawan. Tingnan mo dati dito sa mga edad. Kapi muna tayo. Yeah. Open day. No. Kuya, bakit, flying school bakit yan. Bakit flying school? So doon po sa area na yun, ma'am, karamihan pag kami ay naka-cancel ng tour ng underground kasi malakas yung current, dinadivert namin po yung current. Wake up. Anong binili nyo? Hello ba? $100. Oh, bakit? Bakit? Maganda pala rito, oh. Ayan, oh, maganda ng... Ayun, oh. Ang ganda ng view. Buogong. Ayan, gano'n. Okay, makikita. Pagbalik natin mamaya, stop. Ayan, oh, mga Kalingap. Andito na kami sa, ano... sa Puerto Princesa papunta sa underground river. Ay, maganda rito. Uy, mag-shirt ka na. Tapos mag-sombrero ka. Wala ka sombrero? Uy, wala ka sombrero? Bili kang sombrero dyan, oh. Habang naghihintay, ice cream muna tayo. Saka dalawang ano, kuya, yung tinapay. Tinapay pa naman ice cream. Masarap yan. Cheese pala yung puti, yung yellow mango, yung green avocado. Sarap yan, almusalan. Ang aga namin umalis sa, ano? Bayan. Bayan.